Ang consumer nyo, ibig sabihin, ay hindi ho foreigner. Hindi rin ho nasa eco zone or nasa labas ho ng bansa, kundi kapwa ninyo Pilipino. Mga ka-taxpayer kong minamahal, i-record natin ang sale ninyo sa isang pribadong kumpanya o tao. Ang consumer nyo, ibig sabihin, ay hindi ho foreigner. Hindi rin ho nasa eco zone or nasa labas ho ng bansa, kundi kapwa ninyo Pilipino. Ang title natin, How to Record a Local Sale of Non-VAT Registered. Pag-usapan natin yung recording nito as far as VAT accounting is concerned. Ibig kong sabihin, ang dinidiscuss ko ho ngayon ay entry lamang para ho sa VAT accounting. Entry number 2. So, pag-aralan ho natin yung 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kung aakyat ho kayo ng educated or empowered level. Okay? Mga ka-taxpayer kong mahal, isa ho itong videong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer para huwag ka nang matakot. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Kadalasan pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Ayan. Ito ho ay isa sa mga nag-consulto sa atin at nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Ayan, kung mapapansin nyo, nandiyan dyan yung aking mga lecture sa kanila. Nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. May mga kasama na ho tayong mga lawyers, meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito at kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department, kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng video yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko ho sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista, nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyong mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo. Kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So, may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1,
Ito ho yung, sa level 1, may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2, may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1 o mas mataas sa level 1. At yung level 3, makakakuha rin kayo ng benefits pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo kasi yung donation po ninyo, gagamitin ho natin para mapalaganap ho natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. Para ho sa mga linear thinker, ang entrada po niyan sa VAT ay non-VAT transaction is ide-debit nyo ho yung cash. Ayan. At ikikredit nyo yung exempt sale receipt. Ito pong exempt sale receipt ay hango ho yan dito sa number 18. Okay? At kinuha ho natin sa BIR Form 2550Q. Tatanungin ninyo ako, eh non-VAT ako eh, bakit gagamitin ko yung accounting title na pang value added tax? Hindi po totoo na pang value added tax exclusively at originally yan ho. Yan ho ay para ho sa lahat ng Pilipino kasi po ang ina-apply ho natin dito ay yung the very first rule ng taxation ng Pilipinas. The first rule ng taxation is the rule of taxation must be uniform. So kung ano ho ang ginagamit ng VAT registered, yun din po ang gagamitin na accounting title or chart of account ng non-VAT registered. Sa linear thinking ho yun. So pagdating ho naman sa expert level, ito po yung gagamitin po ninyo. Ide-debit po ninyo usual, eh yun hong cash. Kasi naka-receive kayo ng cash at ang ike-credit ninyo ay VAT exempt. Ang pagkakaiba ho nung expert at saka ho nung linear thinker, eh dinagdagan lang ho nung expert. Ha? Ganyan katindi yung mga expert, nagdagdag lang eh. Expert na kagad eh. Yung VAT because gusto niyang establish na yung entering yon ay pang VAT accounting lang. At para hindi na siya tanungin ng mga BIR official. Kasi pag yung entrada nung una ang gagamitin, itong unang to, may tanong pa yan eh. Exempt sale saan? Exempt sale. Exempt sale sa VAT? Exempt sale sa withholding tax? Exempt sale sa income tax? So para hindi na siya tatanungin, ginawa niyang specific at easily understandable, comprehensible sa reader. At alam naman natin, ang reader natin dyan ay mga revenue officer. With that mga ka-taxpayer, kung mahal, alabangan po ninyo yung ating lecture. Susunod po sa mga withholding tax accounting at saka sa mga income tax accounting. Okay? Peace and happiness be with you for life. See you later.